May 1, 2022, 4-4 punto. Panalo na tayo. Bongbong Marcos, Fry, and Pibid. Lumalaban pa si Princess Kiram para sa Senado. So, panalo na tayo. Magplano na tayo. Kung anong gagawin natin. Kung walang problema sa May 9, panalo na tayo. So, anong pangarap natin? Ang pangarap natin ng Defenders of Democracy, ang pangarap natin sa mga pensioner na maayos, hindi lang yung pension increase o whatsoever, yung problema na mga kasamahan natin na naghihirap, senior na, PWD pa, kulang sa kaalaman, kaya minsan ang iba nahirapan magpaluwap, ang iba hindi na lang pinapaluwap, ang iba naman ay namatay na lang. So yun yung titignan natin problema. So ipanalo natin ang party list natin, ang PRI, kung saan ang PRI ay sa Luzon based voters, boto natin ang PRI, at ang PIBID based sa NCR, Bisaya and Mindanao. So ipanalo natin ito para mayroong mag-represent. Ang ibig sabihin ng mag-represent, may pundo tayo pagkukunan. Yun yung point doon. Kasi mag-represent, maghahanap pa tayo kung sino ang qualified na maging liaison natin sa pension sa AFP, PNP, Coast Guard, Fire, Jail Management, yung sa DNR na naka-informe. At lahat ng MUP, Men in Uniform Personnel, ay magkakaroon tayo ng liaison, ayusin natin for the help of representative or party list. So yun yung kukunin natin na matulungan tayo sa pundo, sa plano, tayo na magplano nun. So kung sino yun, wala pa ako napili. Kailangan natin doon yung mayroong tapang at malasakit. Ang kalaman, may turo na lang yan. Ang kailangan natin dito, tapang at malasakit ang kailangan natin. Bakit tapang? Kasi pag pinabayaan mo ang pagpapapaloob, eh, pabalik-balikin ka lang. Kailangan may diskarte ka. Ngayon, kung sinabi lang ni ganito, eh, natakot ka na, ganyan si ganito, ay hindi natin naipagtanggol ang ating mga kasamang pensioner. So, ganun. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa membro, ay i-like nyo ang ating YouTube channel, like and subscribe, and i-share natin sa lahat para mapanalo natin ang ating party list. Kasi kung hindi natin ipanalo ang ating party list, tayo rin ang nagbigay problema sa ating pension. Alam naman natin may problema eh. May problema sa pension natin. So, dapat ipanalo natin ang PRI at saka PIBID. So, ganun ang mga hiling ko sa kapwa nating pensioner. Ngayon, doon sa hindi naman pensionado, doon sa mga katulad na mga natin na galing sa hirap o mahihirap, ay huwag kayong mag-alala, magkakaroon tayo ng livelihood, livelihood project na kung saan, livelihood program, idaan natin kung anong mga dapat mapasukan katulad ng kooperatiba. So, doon, ipanalangin o ikampanya talaga natin na mapanalo natin ang party list para sa atin lahat, sa pensioner at saka sa mahihirap. Normally, ipanalo natin si Bongbong Marcos para mas marami tayong magagawang hakbang para sa ating kababayang pensioner at saka sa mga masa at saka mahihirap. So si ang ating isa sa inendorso, yung normally yung party ni ng Unity na Senado is ipasok rin natin. At si Princess Kiram, ang may-ari ng Saba Island, ay ipanalo natin kung sakaling kaya maipanalo. Basta yan yung mga inendorso natin. So ibig sabihin, kaya nating lumapit, so kung magkakaroon tayo ng problema. So sa lahat ng kapwa ko pensioner at saka mga mahihirap, ipanalo nyo po ang PRI at saka PIBID party list, kasi po yan po ay may agreement kami paano matulungan, malabanan ang corruption,
ang korupsyon kasi hindi lang naman pagnanakaw, yung pagka-incompetent sa trabaho. Kanrin yan, korupsyon yan kasi sinisweldohan sila ng taong bayan tapos hindi naman tamang performance nila. So, para sa akin, korupsyon yun. So, pangalawa nating mission, yung anti-communism. Tayo ang lalaban dyan, tutulungan natin ang gobyerno sa anti-communism o sa komunista. Laban sa komunista. Tutulong tayo sa gobyerno. At marami tayong magagawa dyan kung pag-uusapan paano. Kasi nagawa ko po na yan nung nasa serbisyo ako, kung paano mapahina ang kalaban sa pamamagitan lang ng people support. Yun lang, panalon tayo pag may people support. Pero kung sabi lang na military, police, hindi nila kaya yan. Hindi nila kaya. Ang tanong ko kasi, ito yung masasabi ko, yung military ba, nakakausap ba nila ng NPA? Hindi, di ba? Hindi nila nakakausap ng NPA. Yung mga sa, normally, yung nakausap nila, yung NPA doon sa Congress, yung nakakausap nila. Pero wala silang magagawa. Takot rin yung general dyan. Nabanggain yan kasi baka di sila ma-promote. Hindi ba na sila katulad ni Palpara na wala silang pakialam, wala silang pakialam kung hindi siya ma-promote. Yun na nga, nang masama, nakulong siya. So, mga kasama, ipanalo natin ang party list natin at si Bongbong Marcos, sigurado naman tayo, para may matakbuhan tayo. Una, corruption, communism, kaya natin gampanan yan. People support, alam ko na ang gagawin dyan. Ang kailangan, people support and government support. So, kung mayroon yan, kaya natin gampanan yan. Kasi ang labanan dyan, propaganda lang eh. Propaganda ang labanan dyan. Hindi naman pwede ang EAP na mag-front sa propaganda. Kulang, mahina sila dyan sa propaganda. Dahil ang iniingatan nila, yung makasagasa sila, dahil nasa gobyerno sila. Kasi ang EAP kasi, ang gobyerno kasi, hindi lang naman sundalo ang pinaprotektahan dyan, pati NPA pinaprotektahan nila. Kaya nga may Commission on Human Rights para sila magprotekta sa bawat Pilipino. Wala naman kasi sa sinumpaan natin, tandaan natin mga kababayan ng Pilipino at lalo sa mga men in uniform, wala sa sumpaan, sa sumpa natin na tayo'y nanunumpa na tayo'y hindi natin ipagtatanggol ang mga NPA. Wala nakasaad doon. Hindi natin, ang nakalagay doon, ipagtatanggol natin ang sambayanang Pilipino. So ang NPA, Pilipino pa rin yan. So pinagtatanggol lang sundalo ang NPA, baka hindi nyo alam. Hindi, normal eh, kung nagsalubong sila, ay talaga magbabarila sila dahil kapwa may baril sila. Oh. So, hindi sila magtatanggol doon. Pero pag sa labas na usapin, ipagtatanggol mo yun dahil Pilipino pa rin sila. Nakaintindihan po tayo. Kaya medyo mahina ang gobyerno, ang forces o Philippine National Police sa propaganda. Labanan ito ng propaganda sa komunista. Tandaan nyo, makikita tayo pagkatapos na makaupo ang ating party list. Salamat sa inyong lahat.